Uy, andiyan pala kayo. Ay, hindi. Wala po. Hindi, nagluluto lang ako ng tahong dito. Gusto nyo? Oo, syempre. Kaya may tahong dito kasi Holy Week na. And baka marinig nyo dito sa vlog na to, merong kumakanta-kanta. Hindi po si Alvin. Yung passion po ang tawag doon. Oh. Ang passion ay hindi yung pamimili ng damit na isusuot mo. Yun po yung parang kinakanta nila yung ano. Ikaw, Ian. Ano ba mismo ang passion? Kasi hino-host yun sa bahay mismo nila, Ian. Pressure ako bigla. Pag nasa may libro kasi yun, yung story mismo nung... So, hindi directly Bible yung binabasa doon? Ah, okay. So, story yan, Nino? Story? Eh, malamang. Sino ba ba? Eh, hindi mo naman nililino. Kaya nga, nagtatanong nga kami. Kaya nga, mayroong passion of the Christ. Ah. Sagutin mo, ano ang passion? Anong ginagawa doon? Istorya ni Jesus Christ hanggang sa pagkamatay. Ah, gano'n. Diyos, kinukwento siya ng pakanta. Para gano'n. Tapos may malaki speaker, yari di yan sa Kalakhang Malabon, pare. Oh. Ngayon, party yan ng Kwaresma. Yan yung lagi pinapanood sa atin ng elementary. I think kung di ako nagkakamali, no? Correct me if I'm wrong, ang Kwaresma ay 40 days bago mag-Good Friday. Tama ba yun? O bago mag-Easter Sunday? Basta 40 days siya bago mag-Lenten season. Taas ako sa religion, pre. Oh, pakwento mo sa akin lahat ng buhay ng disipulo. Alam ko eh. Oh. Pag Lenten season, kasi kami lahat. Nakita nyo siguro sa mga lumang vlog namin, kumakanta kami nung ano. De tu divino rostro. Kasi kami po ay galing Catholic school. Pare-pare. St. James Academy, Malabon. St. James Academy, number one. Yes. Hindi po yung St. James sa Quezon City. Kalaban po namin yun. Nagsara na nga yun eh. Kami bukas pa rin. Kaya tinuturo sa amin na kapag Lenten season, usually kasi pumapatake na summer kaya hindi tayo nasusupervise ng school eh. Kapag Holy Week, di ba? Pagka ganyan, nagre-refrain, meron kayong form of penitence. Parang ganun. Meron kayong something na isa-sacrifice. Iba, nagpa-fast. Pinakamadali siguro ay ang pag-give up ng karne. Kasi tayo, carnivore tayo, meat-eating country tayo. So, yung pag-give up ng karne ay form of penitence. Ngayon, nagre-reflect yan sa choices ng mamimili. Kasi kami, taga-palengke, nagre-reklamo yung magbababoy niyan, pre. Tuwing mahal na araw kasi mahina benta nila. So, ngayon, gagawa tayo ng, paano ko sasabihin to? Yung isa sa pinaka-sinful na pagkain na pwede nating tingnan, gagawin natin siyang fit for the occasion, pare. Gagawa tayo ngayon ng seafood burger three ways, pare. Kasi usual, pag sabi mong burger, karne, alam mo yun, talagang nanggigigil sa ano yan, sa kasalanan niyang pagkain na yan, di ba? Pero gagawin natin siya fit for the occasion, so gagawa tayo ng seafood burger three ways. At nakita niyo kung gumagawa dito ng taong laki ng tahong, ah. Nung bata kasi ako, naalala ko yan, tuhol sa akin ng magulang ko yan. Magsisimba tayo, pero bibigyan kita ng fish fillet burger ng McDo. Kasi katabi na simbahan ng Concepcion McDo, di ba? Yun lagi yon. Masarap kasi yon. Gusto ko yon nung bata ako. Pero hindi lang naman kasi yon ang pwede natin gawing burger. Ang gagawin natin syempre ngayon, ayun nga, yung parang fish fillet burger ng McDo or anything na medyo mas malapit. Pero i-upgrade natin ng konti since tayo naman na may control. Pangalawa, gagawa tayo ng nakita nyo na dito, pre, tahong. Tahong burger. Hello? Hello? Pwede ba? Edi ang crunchy nun, yung right tang. Sorry. Holy week. Mali. Ayun. Hindi kasi kinakain yan, bo. Sorry. Hindi, syempre kukunin lang natin yung laman at pinakuluan na namin kasi himay namin mamaya yan. Hihimayin ko pala mamaya yan. Ako lang mag-isa, walang tulong ng iba. Talaga nanonood lang sila, tagditekan, habang ako ay naghihimay. Pero lang ang gagawin nila. At yung isa natin ay shrimp burger, pare. Ito yung mga protina natin. And susubukan kong bigyan ng kanya-kanyang atake. Stick yun, pre. Nakita mo yung ginawa ko na kay Alisa. Asang best na ako nanalo, di ba? Pero yun nga, bigyan natin siya ng kanya-kanyang atake kasi iaayon natin yung accompaniments ng burger, mga palaman ng burger, doon sa palaman. Pwede namang isa lang, pero nandito tayo sa Ninong Ray. Gusto namin na nahihirapan kami. So, ano bang kailangan natin gawin? Simulan na natin yan. Ang gagawin natin dito, huli natin yung pinakamadali. Ha? Ito kasi yung isdang gagamitin natin. Oh, creme d'ori na naman. Ito kasi yung pinaka-common eh. Kung gusto mong mag-tampal puke, isda yun. Bahala ka, magpipili yan, nabibili, nakapili na. Any kind of fish, pwede nyong i-apply itong gagawin natin. Pero mamaya na kasi ibibread at ipiprito lang naman natin yan eh. Hipon, gagawin natin yan parang, naalala mo yung hipon palawan puset na niluto natin. Parang ganun din, pero mas chunky ng konti. Ngayon, eto yung pinaka-challenging. Kasi eto, mahirap tong buuin. Alam mo yun, kasi isang ganyan yan eh. Diba? Tapos paano mo siya pagdidikit-dikitin? Hahanap tayo ng paraan para magawa natin yun. Pero bago yan, linisin muna natin to. Pag maglinis kayo na ito. Uy. Anyway, ganito yan. sorry. Tanggalin niyo yung mga barnacles, pare.
Bago nyo isalang, ha? Bago isalang. Ngayon, pag lulutuin mo siya, ito pinanluto namin dito, ay ano lang, tubig lang. Walang kahit ano, may asin ba to? Wala, di ba? Maalat ang katas niyan. Kung tutuusin, pwede nyo yung kunting-kunting tubig lang, wag na kulo, tapos pabukahin nyo lang. Kaso marami yung niluto namin, di ba? Kaya nilagyan namin tubig. So, bubuksan nyo yan na ganyan. Pwede nyo gamitin to, pang tungkap dyan sa kabila. Oh, ang linis, di ba? Ang linis, di ba? Tapos, so pag pinakita ko tong step na to, mature tayong lahat. Okay, po. Walang tatawa. Wala po. Sir. Walang tatawa kasi educational to. Okay, buratlatay natin to. Mistera Inera, nakikita kitang umingiti eh. Sa pa, bubuksan natin to. Bubuksan natin yan, tapos may makikita kayong mabuhok dyan. Ito huwag nyong galawin ha, huwag nyong galawin yan. Tatanggalin nyo to, yung buhok na yan, at hihilahin nyo gently. Yan, at may masasama dyan. Hihilahin nyo lang na ganyan ha. Make sure na pag hinila nyo, huwag nyong kakatasin. Kasi kumakatas yan eh. Pwede namang ayun, tinan mo, may membrane dyan. Merong ganyan, may maliit na mapuputo dyan. Pwedeng yan na lang. Anyway, hihimayin ko lang lahat to, tapos balikan nyo ako dito mamaya. Himayin nyo na to. Teken muna ako. Nga pala, nakalimutan ko. Alis muna kayo, alis muna kayo. Alis muna kayo, alis. Kapagod. Pero ito ah. Kapag meron kayong tahong na nakita sa hilaw na nakabuka, tanggalin nyo yan. Pero kapag meron kayong tahong na nakita sa luto ng nakasara, huwag nyo ring bubuksan yan. Kasi minsan dead sa yan. And honestly speaking, ako bumibili ako ng nakahimay na tahong. Ibig sabihin, minsan meron nun eh. Ibig sabihin, patay na yon. Patay na yung tahong na yon. Pero kasi ang issue dyan, kailan pa ba patayan? Yung hindi natin alam kasi nakasara na. At pag matagal lang patayan, mabaho yan. Okay, yun lang. Babalik na ako sa paghihimay. Cut. Tara dito. Darian nyo. Ito, buhay yan? Oh, pwede yan. Goods yan. Ganito baka dumi yung tahong? Madumi, isip mo, gag. So, yung tatlong kilo ba binili mo? O, apat na kilong tahong, ito lang yung laman niya para. Konti lang talaga. Pero minsan talaga sa amin, may nabibili talaga na kahimay na. Although ano yun, buy at your own risk yun, pre. Yung mga ganong bagay. So, ngayon, nahimay na natin yan. Na honestly, masyado kong in-overestimate yung hirap niya. Madali lang naman pala. Kahit ako lang talaga yung mag-isang gumawa. Alam mo, walang tumulong sa akin. Okay lang, madali naman pala. Okay na, okay lang. Tama. Kasi ikaw ang... Pogi? Ano ba? Star ka. Ah, star. Isa ako ang star. Ito tinapay namin. Kahit anong tinapay. Pwede nyong binibahala kayo. Pero kumandar kami na brioche buns, pare. Sa totoo lang, mahirap pumana. Laging pre-order. So kung anong tinapay meron sa inyo, yun na yun, di ba? So eto, ring mold. Di nyo naman kailangan talaga to. Sakto. Pag gumawa tayo ng pati na ganito kalaki, okay na. Pero gusto ko sana, mas malaki ng konti. Kasi kapag niluto natin, magsishrink yan. Pero tikman muna natin itong brioche buns. Sobra naman to eh. Tinapay na ano, mabater. Kuha tayo ng kalahati. Tapos chop lang natin roughly. So isama natin yan dito. Wala na naman yung bench scraper ko. Oo, ngayon kukunin mo. Sige na nga, akin na nga. Ano yun na, parang brief mo lang yan. Eh, hindi nga ako nagbi-brief eh. Jaron, pakita mo nga dito. Kung hinuburan ako ni Alvin, baka di sila naniniwala. Dala-dala ko yun! Hanggat maaari talaga, ayoko naglalagay ng itlog as binder kasi may lasa ang itlog. May lasa yan. Ayoko nalalasahan yun. Isang itlog lang. As in, paminta. Tapos imbis na harina, tulad ng suggestion nila kanina, mas maganda ang cornstarch para sa akin. Kasi ang harina, kapag hindi mo masyadong naluto, naglalasa siyang harina. Samutakin natin yan. Medyo may lagkit na siya ng konti. Okay na sa akin yan. Kuha lang tayo ng parchment paper. O pwede rin naman aluminum foil kung papayagan kayo ng tito nyo. Ilagay lang natin dyan. Para lang sure na matanggal sa lalagyan. Ilagay lang natin dito. So press natin yan. Yan, ganyan. So kung makagawa tayo ng apat na pati dito, isang kilo pala to. Di ba? Okay. Papa-freeze lang natin ng konti ito hanggang mag-ano lang. Tapos mamaya natin piprito habang ginagawa natin yung ating dalawa pa. Next natin ay yung ating pawn hips. Nasaan yung hipon? Palagkit yan, pre. Siya na mismo yung binder niya. So wala tayong masyadong gagawin ditong mga weird shit. Ganun. Good sa yan. Yung taas, may buo-buo pa. Diba? Yun yung gusto natin. That's what? Rely. Yan. Tapos asin. Tapos patulong naman, amidi, paminta. Yan, tapos lalamutakin lang natin yan. Ayan, halo lang natin yung buo sa durog. Anong kadali yan? Swerte yung mga ka-jackpot dito, di ba? Tapos ganun lang din yung gagawin natin dyan. So kung tutuusin, mas marami ka pang makukuhang laman sa hipon kaysa sa tahong. Na totoo naman, pero kung i-take in consideration mo yung cost, magkano ang kilo nito? Sa mahal na palengke mo binili ito, di ba? O sa palengke na Concepcion, napakamahal po ng tinda nyo. Opo, pero madalas kompleto. Oo, pero napakamahal po. Hindi, ano oras ayon pabili ng hipon sa bayan? Eh, sipon market siya, walang nabili. Concepcion, meron. Sa mahal na palengke, magkano to? Dupit na galate. 500 siya, oh, mahal. Oh, di ba? Mahal na kilo to, di ba?
Oh. Sa atin, 380. Minsan may 360 pa, 'di ba? Actually, baka hindi baka masyado mag-frozen mamaya, hindi na natin mapalapad. Ito natin mapalapad. At least nakuha natin yung ano, yung minimum size na pwede niyang kunin. Kaya natin ginamit yung ring mold. Kung wala naman kayo ring mold at hindi kayo naghahabol sa mga itsu-itsurang ganyan. Ang problema 'yan. Kahit ganun-ganon niyo lang 'yan eh, 'di ba? Totoo niyan, pwede niyo iprito ngayon 'to kasi mas matibay na siya. Pero pwede niyo ring i-freezer saglit, 'di ba? So paki-freezer muna 'yan. Tapos dito tayo sa susunod natin. Yung cream dory natin, hiniwa-hiwa ko na ng ganyan. Ayoko kasi itong durugin tapos buin. Medyo hindi maganda yung nangyayari sa kanya. So hiniwa natin na medyo malalaki. Tapos sabi ko kanina, ayoko masyadong naglalagay ng kung ano-ano pagdating sa protina natin. Pero kasi ang cream dory medyo matabang. Ano talaga siya? Talagang para siyang tokwa in the sense na pwede mo siyang timplahan ng kahit anong gusto mo. So timplahan natin yan. Pero kahit hindi mo timplahan yan, salt pepper lang, okay na yan. Masarap yan. Masarap ang cream dory, di ba? Sarap yan. Smoked paprika para din magkaroon siya ng ibang kulay. Onion powder. Yun, no? Garlic powder. Uy, uy, boss. Sorry. Balik mo, sayang eh. Ito na nga eh. Ito na nga eh. Sorry, sorry. Kasi yung paminta ko. Ayun, paminta. Asin. Tapos hold ko ng konti yung asin ko. Kasi gusto kong maglagay ng toyo para lang mas mapula siya. Yan. Tapos gently, lamutakin lang natin ng konti. Kasi baka madurog. Mabilis kasi madurog yun eh. Tapos yung mga maraming timpla, ikis-kis nyo dun sa walang timpla. Actually, pwede nyo na iprito to ngayon mismo. Pero i-ref muna natin kasi gagawa pa tayo nung ano, mga dressing at accompaniments ng bawat isa, di ba? Nag-discuss kami ng konti kanina habang nakakat. Kung ano yung mga dressing-dressing o mga pwedeng ilagay dun sa ano, burger natin. Naisip namin. Merong, mahilig kasi ako maglagay ng caramelized. Gusto ko kasi yung lasa ng ano, ng caramelized onions. Tapos naisip ni Rani, ang cream dory, madalas siya niluluto, tause. So, ba't hindi daw ako maglagay ng tause sa burger? Sabi ko, parang gagano. Pwede, no? Caramelized onion, tause. Naraisip ko. Oo. Mula sa suggestion ng ibang tao na konting-konti lang ang bag. So, gagawa tayo ng caramelized onions. Tapos, lalagyan natin ng tause. Tapos, maganda kasi doon, tamis alat yun, pre, na nag-aagaw eh. Kasi matamis ang caramelized onion. So, eto, naghihiwa tayo ng maraming-maraming sibuyas. Pero mamaya, kapag na-caramelize siya, ang konti lang ng matitira dyan. Buweluhan ko lang ng konti yung init. Tapos, dito natin sala sa kabila. Buweluhan ko lang ng konti na init. Tapos, mamaya, hihinaan ko yan. Pero, lalagyan ko na yan ng konting asin. Hindi, wag asin. Kasi kailangan natin ng some form of salt nga para ma-pull yan mula sa labas eh. Para lang ano, magsimula ng kumatas, di ba? Ingat sa pagbukas ng lata. Yan, konti lang. Yun, so hayaan na lang natin yan dyan. Kumatas, wala akong nilagay na mantika dyan. Ha. Baka maglagay ako mamaya konti, pero I don't find it necessary. Yung Filet-O-Fish ng McDo, ang kakaiba sa kanya, yung dressing niya, parang yun lang yung burger na ginagamitan ng dressing na yun eh. Yung dressing niya, may pickles, pero yung pickles niya, hindi yung ganto. Pickles ang Pilipinas, ha, parang candy na, sobrang tamis. Pickles na ginagamit nila, feeling ko lang ha, ideal pickles. Ito yun, paborito ko to eh. Yan, pwede pa ba to? Nakatingin ko na nito, Midi. Ikaw, George. Ululali ka dito. Ay mo. Makita mo sa camera na nasasarapan ka. Sarap, di ba? Ulitin ko, masarap, di ba? So, may mga tao may ayaw nito. Pero kapag naging dressing yan, masarap yan. So, lagay natin to dyan. Konti lang. Lagay natin ang bawang. Konti lang, baka masyadong ano eh. Yan. Skilingin natin to. Yan. Lagay na natin ng mayonnaise, pare. So, may kuchilyo ko. Yung ratio ng pickles saka ng mayo nyo, nasa sa inyo na yon, di ba? Kung gano'ng katapang yung gusto nyo yung pickles. Kaya ako medyo marami kasi gusto ko yung lasa niyang yung pickles na yan. Konting paminta lang. Mustard, no? Lagyan natin ng konting mustard. Iyon. Teka lang. Same delivery lang yun. Hindi, magkaiba. Yan lang yung may dumi. Lipat ko sa kabila. Okay, no? Okay, di ba? Okay, di ba? Yun, uy.
ng iba. Diba? Diba? Okay na siya. Okay na siya. Oh, umisa pa, diba? Gago, hindi ko pinalitan yan. So, okay na tayo sa isang dressing natin. Tayo sa susunod. Pero check muna natin itong ano natin. Caramelized onions natin. Ayan. So, sisimula na siya. Medyo namamawis na siya, diba? Yung caramelized onions natin, getting there. Pero lalagyan ko na mantika. Para lang sure na hindi manikit. Alam mo yan. Ayan. Next na gagawa natin ng mga kung ano-ano ay yung ating hipon. Kasi masarap yung hipon eh. Gawa tayo ng ano, aligimeyo, pare. So meron tayo ditong alige, tsaka meron tayong mayo. That's it. I promise, pare. Ito aligimeyo, simple-simple pero ang sarap din. So kuha tayo mayo, konti lang. Yan. Pagka sa mga gantong mga klaseng kung anuman, pagka mas konti ang ingredients nyo, dapat mas higher quality sila kasi walang mag-cover up dun sa kapangitan ng isa. So ito, syempre, high quality yung mayonnaise natin, ladies' choice ha. Tapos high quality yung aligin natin. Oh, ibang daliri ito ha. Sarap, di ba? Sarap, okay. Tapos, yung gulay namin para dito ay ano lang, sibuyas, kamatis, at pipino na hiniwa lang namin ng maninipis. Lettuce, lagyan din natin, di ba? Okay na tayo dun sa pangalawa, dun na tayo sa pangatlo at gawin na natin yun. Sa tahong namin, parang bagay dito yung medyo sharp, medyo maasim ng konti. So, gagawa tayo ng quick pickled vegetables, pare. Meron tayong suka dito. Tapos nalagyan natin ang asukal na walang kape. Oh. Bagong salin to, no? Bagong salin to. No? Ilalim niya, may kape yan, malamang. Yeah. Lagyan natin asukal, equal parts lang. Hiyala natin kumulo. Ito sa mga ipipikel natin dyan ay... No, pipi? Pipi, no? Mustasa. Tapos, sibuyas na pula, par. Huwain lang natin ang mga... Ayan, medyo malinipis na ng konti. Damihan ko na ng konti ito kasi masarap kainin to eh. Masayang wala tayong labanos eh. Magkasunod kasi yun eh. Labanos mustasa. Tinanggal ko lang yung stem. Tapos hiwain lang natin ng... Medyo malalaki kasi eh. Kahit mga ganyan-ganyan lang. Iba talaga malilit yung hiwa dyan, pero wag na. Mahirap tikman to, par. Kasi ito ang tip ko sa inyo ha. Pag titikman nyo to, wag yung higupin na ganun. Kasi nag-evaporate na suka ang maanos, maubo kayo. Ganto tikan nyo. Erekta na. Sarap. Lagay na natin yan dyan. Patay na apoy niyan, ha? Tapos, to follow yung sibuyas natin. Luwain lang natin ang manipis. Kailangan dito manipis talaga kasi hindi natin to i-cure ng matagal. Kailangan pasukin agad siya nung ano natin. Solution natin, di ba? Pag makapal, lasang hilaw pa yung loob niyan. Lagay na natin dyan. Saluin natin. Parang ang ano nito, parang ang fresh-fresh na itsura, no? Diba? Pamaya ng konti, kakatas yung kulay nung sibuyas dyan. So, mas magiging interesting yung itsura niya. Makikita na mustasa, hindi? Mali ka dito. Alvin kasi di ko nakaasahan eh. Okay, no? Harap, diba? Harap. Good siya. Ngayon, doon sa dressing, ilang araw na akong kinakana ni Alvin dito eh. Sriracha mayo daw. Sige, gawa tayo sriracha mayo, pero upgrade natin ng konti. Gagawa tayo ng sriracha wasabi and ginger mayo. Para pinagbigyan ko si Albi pero binadrip ko naman. Alam mo yun. Wasabi, mayonnaise. Ayan. Oh, nagdadabog ka pa. Hindi. Porkit may luya. Alam mo, ayaw ng luya. Pero siya umubos yung honey citron and ginger tea. Pakita mo. Ayan o, oh, ginger. Ang lasan-lasan luya niya. May picture pa. Tapos ayaw ng luya. Barbero. Tulad ng ginawa mo sa coconut mo. Sriracha. Uy! Parang pabayaan. Pwede yan. Kailan ba ito? Pwede ba? Nakalagay dito, 2023, December 23. Hindi namin alam kung ito ay manufacture or expiration. Hindi manufacture, hindi naman tayo bumili ng wasabi ng December eh. Magtiwala na lang tayo, ha? Hindi ko alam din paano ka lumaki mga artist, sabay-sabay naman tayo lumaki. Kiss mo nga ako. Kiss mo ako. Kita mo ang arte. Ako na lang. Migil ka, ha? Eh, tira mo yan, bro. Tira mo yan, ha? Tapos haluin natin. Tikman natin ang lasa nito. Yan, ang konti naman yan. Nakakagat mo ba siya? Hindi, madaming luya. Mas maluya pa dito yung honey citron mo eh, pero... Hindi. Okay sa akin to, ha? Masarap to. Okay na tayo lahat. Pwede na tayong magluto nung una natin. And siguro simulan na natin doon sa ating cream dory, pare. Caramelized onions natin, medyo okay-okay na. Mas patagal pa sana, pero goods na ako dyan. Tause, black beans. Lagyan natin dyan. Uy, sarap. Paborito ni Alvin yun. Tapos, gusto ko kasi ito maging sweet condiment. Sweet and salty condiment. Accentuate pa natin yung sweetness niya. Lagyan natin ang honey. Patay na apoy niya, ha? Honey caramelized onions with fermented black beans. Pwede to. Usan natin yung wok natin. Tapos, meron tayo ditong breading station, pare. Harina, itog na may tubig.
breadcrumbs. Yun lang. Okay, tapos... Libre ako na nga. Itatrabaho ko dito eh. Ngayon, kailangan ko ng isa lang yung isda natin. George, thank you. Isda ba? Kukunin ko yung isda. 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 Tapos ilalagay ko yun sa harina. Yan. Okay, using my wet hand na hindi ko iahawak dun sa harina kasi wet yun. Ah, ikaw yung wet hand, ikaw yung dry hand. Okay, ngayon, dry hand, ilalagay yan sa itlog, okay? Yan. Hindi, ilagay mo talaga. Oh, ikaw yung wet hand, okay lang mawet yung kamay mo. Sige. Yan. Ilalagay ko na sa breadcrumbs. Oh, kasi wet hand eh. Oo. Yan. Ngayon, ang magtotos niyan, yung dry hand. At hindi hahawakan ng dry hand yung isda. Eh, nanonood ako nung Ninong Ray eh. Alam ko yung ginagawa ngayon. Tapos, pipipiin ko ng konti. Konti lang. Hindi, habang nasa breading. Nang nakataas ang kaliwang paa. Yan. Ibabalik ko to sa itlog. Itlog? Oo. Wet hand, palagay sa itlog. Okay. Wet hand, dry hand, lagay dyan. Tapos yung wet hand ang kukuha niyan. Make sure na nakasausaw na mabuti. Yan. Tapos ibabalik ngayon nung wet hand bread sa breadcrumbs. Yan. Tapos ngayon yung dry hand, cover ulit siya ng breadcrumbs. Ang tawag dito ay double coating. Double coating. Grabe dito. Nag-aagawan sa trabaho. Ito na lang. Huwag mo ipahid sa akin. Sige na, ako na. Grabe naman dito. Gagawin pa talaga sa trabaho. Kahit ang pangit ng breading, ulitin ko lang ha. Ang laki niyan, pre, para sa tinapay natin, di ba? So ilalagay natin ito sa harina. Lagay ulit natin sa itlog yan. Breadcrumbs. Tapos, itlog uli. Tapos balik sa breadcrumbs. Tapos ilalagay na natin yan dyan. So dalawang piraso lang muna yung gagawin natin. Hindi, pang ano lang natin. Tingin isang kagit lang tayo sa sandwich, huy. Ah, sige, gawin ko na nga lahat to. Pengang breadcrumbs. Eh, reklamo to mga to. Hindi, ganyan kayo, eh. Hindi, no? Hindi, pero hindi mo ako pinipigilan, no? Na-breading na natin lahat. Okay. Diba? Tulad din ang ginagawa natin sa manok, mas matagal silang nakastay, mas maganda yung kapit ng breading. Yan, so prito lang natin yan. Wala na ako oras ay ibibigay dyan kasi tingnan mo lang ng masama isdang yan, maluluto yan eh. Ano ba yan? Basta golden brown siya, tapos razorable yung kulo niya. So balikan niyo ako dito pag luto na. Ah, pakaganda niyan, di ba? Salang na natin ang ating brioche. Kain na natin. Kailangan pa nagbe-bread type kayo, huwag niyo ini-squish yung tinapay. Talagang lagariin niyo. Meron na ako nakatunaw na butter dito. Salang yan. Yan. Tapos pahigop niyo lahat ng butter, ha? Pwede niyo iikot-ikot yan. Sabi niyo. Chita Miranda, ano ba yun? Hindi ko alam eh. Sara kasi. Ah, Sara, okay. Ang alam ko kasing, ano, kanta ni Sara, yung Clover and Finger, They Go Together. Lahat sisimutin. Mutin pati, okay na. Uy, diba? Tapos hanggat mainit pa siya, pili na ako ng dalawa. Itong dalawa siguro. Nalagyan ko ng keso yan. Yan. Para may konting pagtutunaw lang. Tapos ano ang dressing nito, Bin? Pickle mayo. Lagyan natin yan dyan. Boom. Isa. Hindi sa keso mismo. Boom. Dalawa pala yun. Dalawa yun. So para lang sure, lagyan na rin natin ang ano to. Pickle mayo yan, di ba? Yan, pare. At eto na ang ating fish burger na bagay para sa Holy Week, pare. Ang ganda, oh. So ano pa bang kailangan natin gawin? Sasapakin kita. Wow, Papatawarin kita. Pero picture mo na tatas Jerome Stone mukha konti lang. It's time for the moment you've been waiting for. Alastres. Et voilà. Okay. The perfect bite. Diba? Clover na clover. Lahat sisimutin. Pero medyo madugas yung kagat ko. Puro isda yung nakuha ko. Hindi ko nakuha lahat nung ano. Kamusta ang kombinasyon? Ayoko manggaling sa akin eh. Tumitingin pa. Oo, isa pa. O, kunin mo na. Thank you. Anong ibig sabihin nun? Nasarapan, par. Okay siya. Ngayon, criticismo sa sarili nating gawa. Sana ano, isang layer lang yung tamis. Sana isang layer lang yung caramelized onions para bigla may gulat lang. Sana yung isang layer, nilagyan pa natin nung mayo. Para patunayan natin kung tama yung teorya na yun. Kunin natin to. Nilagyan pa natin ng dagdag na mayo dito sa gilid. Surprisingly ha, masarap talaga tong mayo na to. Yan.
Ayun. Ganun lang dapat yung amount nung anong sauce, ganun siya. Pero para sa akin, tagumpay to, pre. Masarap to. Kung meron kayong kukunin dito is yung mayo na to, yung may dill pickles, masarap, 'di ba? So doon na tayo sa next natin kasi ayoko pang mabusog. So nag-set up uli kami ng breading station dito at para mas gusto kong kainin yung niluluto ng asawa ko. Adobo corn beef, meron pala noon, adobo corn beef. So yun, ganun pa rin. Pero ang naiba dito, ang breadcrumbs namin dito ay fine, pare. Ito yung pangpandesal. Harina, tapos itlog. Log. Pero buo naman siya, oh, di ba? Breadcrumbs. Tapos hindi ko alam kung gusto ko pang i-double bread to. Baka hindi na. Paglagay sa tray, pwede nyo pang ayusin uli yung shape niyan tsaka yung size. Ito, hindi na muna namin lulutuin to. Stock na lang namin para if ever gusto namin magluto uli, andyan lang siya, di ba? So pakitabi na to, prito na natin yung dalawa. Dahan-dahan. Yeah. Hop! Uy, nadilaan ako ng konti na, pero okay lang. So, lutuin lang natin ng konti to. Tapos, pagalita ko na yung mga aso. Paro, ang bigat. Ngayon, usually kasi kapag nagpiprito ka, kapag naluto, lumulutang na yan. Kahit manok eh, kahit yung kanina eh. Kaso ito, hindi lumulutang. Pero amoy na amoy mo yung hipon, paro. Pag tinignan mo siyang ganda, parang walang dating. O sige, buuin na natin to, paro. Tapos, teka, may nakalimutan pala ako. Lagyan natin dyan. Lagyan natin dyan. Lettuce. Tapos, ano mo, ano eh, meron ako napanood dati, yung study kung paano ba dapat ina-assemble ang burger. May ganun kasi yan. Kasi kapag mali assembly mo ng burger, nagdudulas-dulas yan. Wala na akong maalala doon sa napanood kong yon. Pero, may ganun. Pero tingin ko, magandang ilagay dito yung kamatis. Kamatis. The secret formula is... Tad! Tad! Titatilin! Titatilin! Oh, pula. Isa pa? Oo, isa pa. Tapos, aligimeo kasi natutunan natin kanina. Diba? Yung damihan natin. Yan. Tapos, ilagyan pa natin dito. Kunti lang naman, formality lang. Boom! At eto na, pare, ang ating... Teka, di pala nakagitna. Ulitin natin. Boom! At eto na, pare, ang ating hipon mayo. Iyan, picture mo na... Hipon mayo? sorry. Hipon burger. Shrimp burger, di ba? Iyan, picture mo na yun. Tapos Jerome, sumama ka muna ng konti lang. Para. Tapos stick pa na natin. Yeah! It's time for the moment you've been waiting for. Ooh. Japanese noises. Uy, it fell down. Oh, eto na lang. Mihiga ka kaagad eh. Pero may palaman mismo. Ayun, oh, nag-orange-orange pa. Hipon kasi, di ba? Unang agad, kalahati agad. Sarap. Ka. Yan. Ano? Ano? Sarap? Okay sa'yo? Bakit nga naman hindi sasarap yan? Solido-solidong hipon yan na technically, binuo lang natin, tapos pinirito natin. Tapos yung dressing niya, alige at mayo. Ang dalawang bagay, sinama mo na masarap, mas masarap yan. At surprisingly ha, kahit i-take into consideration natin yung harmony, may harmony ang mayo. At alige, masarap siya, pre. Bakit kami naglagay ng fresh vegetables dito? Palate cleanser to cut through the richness. Pero para sa akin, kulang siya. Kulang siya. Masyadong rich yung buong sandwich. Masarap eh. Kaso puro sarap. Hindi, gets mo yung tinutukoy ko, pre? Parang ganito. Para kang kumain ng lechon. Masarap. Pero wala kang sukang sausawan. Masarap kung sa masarap. Pero kasi, kailangan kasi minsan may sense din yung niluluto natin. May sense na kainin mo lahat. Masarap yung kinain ko. Yung isang kagat. Pero feeling ko may hirapan akong ubusin to. Meron siyang umay factor kung tawagin natin. Diba? Ngayon, paano re-remedyohin yan? Madali lang. Yung pickled vegetables natin, ilagay natin dito. Kasi ang rich ng hipon, ang rich yung aligay, kung meron siyang konting sharp na acidity, pasok sana. Pre, pasok na pasok. So, para sa amin masarap to, pero kunin nyo yung sinasabi namin dito. Tsaka sana pagkakain nyo to, hindi kayo allergic. Doon na tayo sa pangatlo natin. Game na to. Eto, double breading lang ang gagawin natin dito. Ganda pa, ro. Diba? Harina, itlog, tapos harina uli. Kahit anong breading method naman ang gawin nyo dito, gagana at gagana naman yan. Depende lang anong resulta yung gusto nyo. Pero pinakita na namin sa inyo yung mga breading method na alam namin para may choice kayo, di ba? Natin dyan. Last one, ito pala ang lesson dito. Kailangan makapal siya. Pag makapal siya, mas matagal siyang frozen. So may mas room ka to handle it. Yeah! Hopefully, enough yung cornstarch sa loob at yung itlog para ma-hold siya. Kasi kung hindi, ay it is a sad life. Yun, nabuo. Medyo may itim-itim na yung mantika namin, pero nawawash off naman siya. Tsaka nangyari yun kasi pagod na pagod na yung mantika. So handa na natin mga kailangan. Ito siya, yung sriracha mayo. Ito muna ang dressing. Napakasarap na dressing. Yan.
Dapat pala ano, kasi ang dami natin protina, dapat talaga medyo maraming dressing siya. Sletus yan. Yun. Yung ating quick pickled vegetables. Yan. Kasi kung may natutunan na agad ako dito, kailangan talaga ng asim. Lalo na seafood nung ginagawa natin. Tapos, dressing ulit sa tinapay natin. Again, this is sriracha, wasabi, and ginger. Yung, at eto na pare ang ating tahong burger pare. Honestly, eto yung itsura pala mukhang may sense ng kainin. Kahit double patty siya, di ba? So, ano pong kailangan natin gawin? Picture na natin yan. Tapos, Jerome, stop ako muna. Konti lang. It's time for the moment you've been waiting for. Dami nangyayari. Oh, marami ba nangyayari? Oh. Patingin nga. Ayun. Oo oh, nga, no? Mahilig ka ba sa tahong? Siyempre. Yung totoong tahong, ah. Hmm. Oh, tikpan mo to. Ba, may iba pa pwede tahong? Ito sa parang burger na talaga. Diba? May sense, pre. Ito yung pinaka may sense sa lahat ng ginawa natin. At dahil natatapong ko na yan. Mm. Dun sa dalawa, may hirapan ako. Ito, it is upside down for me. Yan. Ayaw mo ng gulay, no? Ayaw mo ng mustasa, no? Dahil mo na kayo. Hindi mo trip yung mustasa? Pero yung tahong? Tahong. Nantokwa tong batang to. Daig pa ni Anye. Si Alvin, hindi mahilig sa mustasa. Pero masarap yung pati. Diyan, tahong na tahong, pare. Ano? Pati yung mustasa. Kaso ayaw ni Alvin ng mustasa. Kung hindi kayo kumakain ng mustasa, sama-sama kayo ni Alvin, di ba? Pero masarap. Ito para sa akin, ito pinaka-okay sa lahat ng ginawa natin ngayon. Although, 2 kilong tahong yan, pre. Oh, di ba? Sapat lang nagawa mo. Oo, hindi. Ito. Ito mismo. Ilang, 4 na tahong yung 4 na kilong tahong. So, ito ay 2 kilong tahong na agad to, pre. Pero kung magti-trip ka lang naman, bakit hindi pa sa gantong klaseng pamamaraan, di ba? Ang sarap. Iba to. Iba to. Sobrang okay nito. Alin ka nga dito, Rani. Yan. Yun, yung gulay, dahil mo nakuha. Okay. Anong agree ka? Ito yung pinakalasang burger. Ito yung pinakalasang burger nga. Weirdly enough, alam mo yun. Hindi gago, ang sarap talaga. Ang sarap nung patty. Naalala ko dati kasi may nabibili nga ako dito kasi Seafood City nga ang Malabon. Nabibili ako dati at nakahimay na tahong. Gumawa ako ng tortang tahong. Oh. Hindi tortang talong ha. Oh. Tortang tahong, masarap. Pero minsan lang kasi yun eh, di ba? So siguro, kung meron kayo mapupulot sa episode na to, tingnan natin ang tahong sa ibang perspektibo. Kasi, ang tahong, mura in a sense, pero technically medyo mahal siya. Mahal siya. Pagka yung edible portion ang tinignan natin, yung mga edible parts na makukuha natin dyan. Pero, lahat tayo kumakain ng tahong. Lahat tayo mahilig sa tahong. Lahat tayo open, gumamit ng tahong sa iba't ibang bagay, pero paminsan-minsan para sige, ganyan na lang natin kasi eto na yung nakasanayan, di ba? Subukan natin lumaro ng iba. Next time siguro, gawin mo tahong. Gawa ka ng sauce ng adobo, tapos iluto mo sa tahong, parang ang sarap nun. Di ba? Nakatingin ka na ng ganun, o, di ba? Adobong tahong. Yung may shell pa. Pero sa mga burger na ginawa natin, yung una, yung cream dory, basic na yan. Papunta tayo sa medyo kakaiba. Ganda punta tayo dito. Weird na doon pa tayo sa pinakadulo nakahanap ng burger that makes a lot of sense. Hindi yung gitna. Yung hipon kasi talaga sobrang may umay factor talaga. Maglagay kayo lagi ng acid component sa mga burger nyo kung ayaw nyo nang, kung ayaw kumain ng mustasa nung mga nakatira sa bahay nyo. Pagsasampalin nyo isa-isa. Pero sana mga inaanak, nag-enjoy kayo. Ako, nag-enjoy ako magluto. Nag-enjoy akong kumain. Marami ako natutunan. Sana kayo rin. At kung meron kayong value na nakuha dito sa ating episode, click nyo na yung subscribe. Baka mamaya matagal ka na nanonood, di ka pa nakasubscribe. O kaya baka first time mo itong napanood at sinasabi mo, sino ba itong baboy na ere? Ay, kung gusto mong malaman, i-click mo lang yung channel namin, panoorin mo yung mga videos natin. May magugustuhan ka, meron kang hindi katutuwaan, pero there's something for everybody. Hanggang sa muli mga inaanak, I love you all. Ang sipod ay... Matarap!